Hi guys! Magandang araw sa inyo. So muli na namang nagbabalik ang inyong tinderang Mindoreña. So for today's vlog, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ating mga competitor. So alam ko pare-pares tayo na nararanasan ngayong mga sari-sari store owner. Marami ang nagsisipagsulputan ng mga sari-sari store sa kanya-kanya nating area. At hindi yan may iwasan dahil sabi ko nga sa inyo, ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagstay sa bahay, marami ang nawalan ng trabaho. And dahil marami ang nasa bahay, madami din ang gustong kumita kahit nasa bahay lamang sila. So yun nga, madami ang nagsisipagsulputan ng mga kompetensya natin at hindi yun may iwasan. Normal yun ngayong panahon ng pandemya. So pag-usapan natin siya ngayon. So ikaw na sari-sari store owner na datihan na, at sa mga baguhan pa lang na magsasari-sari store owner, sigurado ako makaka-relate ka dito. Tara, samahan niyo ako. So yun nga guys, alam ko karamihan sa inyo or karamihan sa atin is stress out na kasi wala tayong masyadong benta dahil sa dami ng sari-sari store sa ating area. So, mapayo ko lang sa inyo guys, huwag kayong ma-stress. Normal lang yan. Normal na kapag dumadami ang competitor sa ating area, normal na yung mga regular customer natin o yung ibang customer natin is nawawala sa atin. Kasi nga, yung iba na pupunta sa ibang tindahan, mas gusto nila yung serbisyo doon or mas doon nila nakikita yung panindang hinahanap nila. So, ikaw bilang sari-sari store, huwag kang ma-stress dahil madaming bumibili doon sa katapat na tindahan mo or doon sa nasa kabilang kanto na tindahan. Kundi, mag-focus ka lang doon sa sarili mong sari-sari store. Yun yung una mong dapat gawin. Kasi kapag pinansin mo yung mga ganap dun sa mga kakompetensya mo, mas stress out ka talaga. Hindi ka makakapag-isip. Mag-focus ka lang kung ano bang dapat mong gawin para at least makabenta ka rin kahit papaano. So sabi ko nga sa inyo guys, kailangan kang mag-isip ng mga strategy kung saan makakabenta ka. At saka, number one thing is, napaka-importante sa isang sari-sari store ang availability ng product, availability ng lahat ng items. Siguraduhin mo na lahat ng hinahanap ni customer hanggat maaari meron ka. Para at least, hindi siya pumunta sa ibang tindahan. Kung may bibili si customer at alam niyang meron ka nito, sigurado sa iyo na siya pupunta kaagad. Then, second, maging consistent kayo sa pagbukas at pagsasara. Kagaya namin dati guys, nag-o-open kami guys ng 5 a.m. to 8 p.m. ng gabi. Dati. Pero nung wala na ng pandemic, nag-o-open kami ng 6 a.m. kasi wala namang masyadong bumibili sa umaga kasi wala nang face-to-face ang mga bata ngayon. So yun, nag-late kami ng gising kasi nga para at least makapahinga rin kami. Pero guys, dahil nga medyo matumal, nag-extend kami sa gabi. Yung dati naming 8 p.m. na sara, ginawa naming 10, 10:30, umaabot pa kami ng 11 p.m. para lang makakota kami sa aming benta sa isang araw. Napakahalaga yun. And dapat maging consistent ka dun. Hindi pwede ngayong araw na to gusto kong ganito magsara, bukas magpapalit ako ng sara. Kasi guys, kapag ganun yung naging sistema mo, hindi matutuwa si customer na hindi sila kasi sure kung bukas ka pa or sarado ka na. Alam mo yun, yung consistency, napaka-importante yan sa isang sari-sari store. Hindi lamang sa pagbubukas at pagsasara, kundi sa lahat ng bagay. Kasi ina-expect ni customer yung maibibigay mo or maipuprovide mong serbisyo sa kanila. Pangatlo guys, regarding sa presyuhan, dahil nga sa dami ng competitor mo sa paligid mo, maraming mga tindahan ang nagbababa ng presyo. Payo ko lang guys, huwag nyo silang habulin. Kasi guys, baka naman makumpormiso yung lagay ng sari-sari store mo kapag hinabol mo yung pagbaba niya ng presyo. Mas maganda pa rin na kung anong kalakaran sa market, yun yung sundin mo. Kung baga, naka-level ka lang, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, nandun ka lang sa gitna. Kasi baka mamaya kakahabol mo sa mababang presyo, masakripisyo yung sari-sari store na matagal mong pinaghirapan. Na hindi mo namamalayan at the end of the day, lugi ka na pala.
And mas ano yun, mas worse yung mangyayari. Kasi di ba nga, kaya natin pinag-iigihan yung pagtitinda, kaya lagi tayong gumagawa ng paraan para at least makabenta tayo is para kumita. Eh kung malulugi yung sari-sari store mo, mas worst, wala kang income. Diba guys? So, hindi lahat ng, kumbaga, ginagawa ng ating mga competitor, hahabulin natin. Kailangan pag-isipan din natin maigi, especially regarding sa pricing strategy. Kasi kung halimbawa, meron tayong mga kinukonsider, halimbawa, umuupa ka, or meron ka mga binabayaran na expenses sa yung sari-sari store, mahalaga yon guys. Pang-apat, guys, pwede kang mag-isip ng ibang strategy kung paano mo mapapalakas ang benta mo or kung paano ka makakahakot ng customer sa iyong sari-sari store. Pwede ka dyan magtinda ng mga siomay, mga barbecue sa una ng sari-sari store mo. Kung dun sa area mo, wala pa naman nagbebenta ng ganun. Pwede kang magbenta ng mga ice candy or magdagdag ka ng yelo kasi summer ngayon. Gaya namin guys, nung unang pasok ng summer, nagbenta kami ng ice candy, yung tigdodos lang. Sabi ko nga dun sa previous vlog ko. And common na tinitimpla namin or mga flavor doon is yung mga orange juice, grapes juice, yung mga ganyan. Pero nung nasa kaligitnaan kami or mga 1 week pa lang kami nagbebenta, madami ang, kumbaga, nagtinda rin ng ice candy. So hindi mo yung kontrolado kasi lahat may karapatan na magtinda. So mag-isip ka, paano magiging unique yung pagbebenta mo nga ng ice candy compared dun sa competitor mo para at least makabenta ka pa rin kahit papaano. Ginawa namin guys, nag-iba kami ng flavor. Ginawa namin siyang royal at saka sprite flavor. Yung totoong royal at saka sprite ang ginawa namin ice candy. Para at least unique. Hahabulin ng bata yung lasa. Kasi syempre, common na yung orange juice, common na yung pineapple juice, common na yung grapes juice. Syempre, medyo sawa na mga bata kasi yun na yung pangkaraniwan. So, bigyan mo ng twist yung strategy na gagawin mo para at least magkaroon ka ng benta kahit pa paano. Isa pang strategy yung ginamit namin guys para at least makabenta kami. Dito sa area ko, common na runner or common na pinabibili is mga bata. Maglagay ka sa unahan ng tindahan mo ng mga pampaakit sa bata. Kasi alam mo guys, ang bata, kahit wala yung pambili, tapos alam niyang may mga tindahan pambata. Napakaliit lang ng kaligayahan ng mga bata eh. Bibili yan sa tindahan mo, titingin-tingin, tatanaw-tanaw doon sa harapan ng tindahan mo. Kahit di naman sila bibili, itatanong niyan yung mga presyo, kung magkano to, kung magkano yan. Pero hindi naman talaga sila bibili, may pinabili lang. Pero sila sa inyo siya pupunta. Alam nyo guys kung bakit? Kasi masaya na siya na nakita niya yung mga paninda mo. Masaya na siya na nakapagtanong siya kung magkano yun. Sasabihin niya sa'yo, bukas bibili ako kasi hihingi ako kay mama niya. Ganon yung mga bata guys. And isa pa, pwede rin yung i-apply to. Ginawa din namin to guys. Sinabi namin doon sa mga bata na bumibili. Nang kapag sila, and meron kasi ako guys palabunutan dito sa akin sari-sari store. And sinabi ko dun sa mga bata, na kapag bumili sila ng minimum na 50 pesos, meron silang free isang bunot. Hindi yung kawalan dun sa tubo mo na kumbaga mababawasan nila ng piso. But at least yung mga bata, aba, makabunot yan, eh masaya na yan. May panalo or wala, masaya na yan. Sabi ko nga sa inyo, napakababaw lang ng kaligayahan ng mga bata. And pwede nyong gamiting strategy yon para at least makahakot kayo ng customer sa inyong tindahan. And guys, panglima, panghuli sa lahat at pinakamahalaga sa lahat, customer service. Diyan tayo binabalikan ng mga customer natin. Yan pa rin yung number one. Kung paano mo bibigyan ng servisyo ang iyong mga customer, kung paano mo sila pinagbibilhan, kung paano mo sila nasasatisfy dun sa mga item na binibigay mo at pinuprovide sa kanila, yun pa rin yung pinakamahalaga guys. Hindi ibig sabihin na magandang customer service is lahat more on pakikisama. Minsan kailangan mo talagang, alam mo yun, kailangan mo talagang masatisfy ang customer mo. Hindi lang dahil kakilala mo sila, hindi lang dahil ka-close mo sila, kundi yung mga customer talagang kumbaga meron silang ine-expect na satisfaction or service na maipuprovide mo para sa kanila. Napakahalaga nun guys. Bahala na kayo kung paano nyo siya gagawin sa inyong sari-sari store kasi nasa diskarte na natin yan. So yun lang muna for today's vlog guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. See you next vlog. Bye!